ng Yaki Broadcasting System sa Kinabawan City, 105.7 Padayang ka po ng paminaw sa 105.7 Joy FM sa Yaki Broadcasting System. Oras alas 5. Time checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag-Serpentina Plus. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa 105.7 Joy FM. Kasama si Caloy Rosario. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Mayong abuntag kaninyong tanan mga katinig. Welcome ng atong programang Tinig ng Bayan. Adlaw nga Huwebes na kita ados sa bulan sa September 2021. Paspasas panahon. Hayag kayo nga panahon karon diris dakbayan sa Kinapawan. Sa iyo pa ni Sidlak ng Adlaw. Kumusta mga katinig? Ubay-ubay ni atong hisgutanan sa kinatibukan ng atong programa. Okay, sige. Later daw, no? Okay. Sa replay kadali. importante kayo nga ato ang matuki, no? Kaya tungod na mga katinig, nakasulod na manggudaw, no? Ang Delta variant diri sa probinsya sa Cotabato, dili maayo kay kininga naasoy nga biktima usa ka senior citizen. Pero ang maayo pod, ang good news pod kay naayo na daw, no? Ang naasoy nga pasyente. Pero ang pangutana katong mga nakahimamat niya, kumusta, no? So muna, pero sa una pa man katong paspas nga ni Kuyanap ang COVID-19, nagduda na ang mga health authorities diri sa probinsya nga nakasulod na gyud ang Delta variant, no? Ang genome sequencing result na lang ang ginahulat nga mao'y magkumpirma ni ini. Unya kay karon nagpamahayag na ang Department of Health nga mao lang gina. So mao na ya nahitabo mga katinig. Kini ato ang mga health authorities, ang ato ang mga person in charge dili mag inarte, no? Doon na tayo pila na kaadlaw schedule, Lunes pa. Lunes. Oo, Webes na ron. Wapag yan pumutubag itong schedule na to. Kay sila raman ang gitugutan mag-istorya. Dili man gitugutan mag-istorya itong laing pang mga opisina. Dapat ang mga concerned agencies sa mag-istorya ni ini kay sila nakabalo sa datos, no? Pero naghimo man sila og kining ilahang centralized communication. Nya nagsakit man siguro ni. Usabay problema ni nego bag COVID ni, wala unta, no? Kay karong panahon gamayng sakit nimo, nalang kay ubusipon, dudahan din kag do na kay COVID kay kini ang mga simptomas, no? Mo nang ipa-isolate dayon ka. Mas maayo noon para sigurado nga dili ka maigo sa Delta variant. Ang usa pa kapangutana dili karon mga katinig, unsay status sa tuang probinsya sa quarantine protocols nga ginapatuman. Ang atuang kining tawag ni ini, atuang silingang dapit, ang Sultan Kudarat Province, nagpagawas na og extension hangtod ngadto sa pitsa 15 nining bulana sa ilahang general community quarantine, no? Sa gipagawas nga executive order number 28 ni Governor manguda dato kung diin gi-extend ni ini ang implementasyon sa general community quarantine gikan gahapon hangtod 15. Og gidugang pa sa naasing executive order nga kung nga diin gibalik, no, ang pagpatuman na sa new movement Sunday sa tibuok probinsya. Unya gipatuman pod ang add-even scheme sa mga sakyanan nga pwedeng mobiyahe. Oo, katong mga dunay plate number 1 ending, no, 1 3 5 7 og 9
makagawas lang sa adlaw nga Lunes, Merkules ug Biyernes o MWF. Samtang ang katong mga dunay plate number 2468 og 0 pwede makagawas sa adlaw Martes, Huwebes o Sabado. Oo, base mo adto mo dito sa ana aso nga lugar timan ininyo na ha. Kay basin matingala mo nga parahon mo diya sa dalan. Okay, katodiyay ang inyohang violation, no? Unyay, patuman po sa ilaha ang liquor ban o gabawal nga magawa sa mga minor de edad o senior citizen nga dili importante kaayo katong mga person na with comorbidity o guban pa niya. Ang curfew hour sa ilaha, alas 9 sa gabi hangtod alas 4. Kana sa Sultan Kudarat, sa Cotabato Province, ang kapaabot magyapon kita. Unsa ba'y sitwasyon diri sa Kidapawan karon? Kagabi natala pinakataas nga kaso sa COVID-19 sa probinsya, 120 plus ang natala mga katinig. Og ang pinakadaghang natala gikan diri sa Dakbayan sa Kidapawan. Pila na kaadlaw nakatala og taas nga kaso ang Kidapawan karon sa ilahang daily census, no, sa real time daily census sa CESO. Kining atuang City Epidemiology Surveillance Unit, 368 na ang atuang kompirmadong kaso, aktibong kaso, no? So 31 ang natala gabi eh. Pero itong nilabang adlaw nakita po nato nga mas taas ang record sa daily time record compare sa gipagawa sa IPSO sa DOH. Nasa linya sa itong komunikasyon na si City Information Officer Attorney Paolo Evangelista. Sir, good morning si Loy Rosario sa Tinig ng Bayan sa Joy FM. Maimbuntag Sir Loy, maimbuntag sa mga daninaw. Mayang adlaw ka natong tanan. Tama to Sir Loy, no? 59 cases ang natala kaga PE. Pero joint na siya, no? Sa cases number 1 of August 31. August 31 na atay 28 new cases. September 1 na atay 31 new cases. So 28 plus 31 atas 59. Pero taas na po, no? Mas naghan lang ato new cases kaysa sa recovery. Naturally, masaka agad lang ato ang total active cases. Ang kung imong tanawon, sir, murag sobra-sobra na nagyan ang atong aktibong kaso karon compare sa mga isolation facilities nga atong nga na-prepare ang mga bed capacities nato sa itong mga hospital diri sa Dakbayan. Asa ni karon? Paon sa gimanage ning ingani kadaghan nga maaktibong kaso? Yes, sir, kasagaran no, sa ato ang mga bagong kaso pa sa mga balay nila, no? But we are already coordinating sa itong mga barangay officials, mga barangay health workers of PIRT para ma-monitor, no, kung tinatuman doon nila ang mga protocol na kinalanglan tumanan para sa home quarantine o home isolation. Sa kasamtangan, ato akong ginapaningkamutan na mag-open up ang additional barangay isolation facilities. More or less 100, no, additional beds, no, din sa itong mga kabalanggayan para dili tamahimong home quarantine, no, ang first option, no, dapat last option naman good ang home quarantine. Pero tungkol sa surge sa cases, wala po tayo laing kabutangan sa mga pasyente. No. So, ang ato ang roadmap ani, ang mild o asymptomatic cases, no, atong ibutang diya sa itong mga barangay isolation facilities. Kung wala kilain, no, pwede sa home quarantine para ang ato ang city hospital at mga treatment facilities ma-open up para sa mga moderate, no, to severe cases. Kaya kung ato ang punon o mild cases, ato ang mga treatment facilities, unya na yung mag-progress into moderate o severe unya, mas kisod, pasig dito na lang sa balay mag-treatment, no, which dili na mo gusto po mahitabo. Uh-huh. So, mauna ato ang distribution sa cases para at least matutukan na ito. So out of limit na to ang number of deaths diri sa tuang Dakbayan. Oo, out of 368 unsay pinakadaghan ini, mild or unsay sitwasyon sa 368? Mas dagan ba ang katong mga symptomatic kaysa sa asymptomatic nini? Yes, sir, more or less 80%, no, ang symptomatic cases na to. Pero mostly mild po, no, ang mga kaso, no, okay. Maunang na ato ang gitugutan na sa pagkakaroon, no, ang home quarantine tungod sa mga mild symptoms. Naalang sa mga less than 10% ang ato ang moderate or severe cases, no, pero taas kaya po na because supposedly sa national average dapat 3% lang na. But we understand na nagasaka po actually ang national average karon, nagasaka tanang cases, nagasaka tanang moderate to severe cases. So dili lang ni trend sa Kidapawan City, no, I think trend po di sa Tibuok Provincia o Tibuok Region 12. Oo. Sir, nagduda ang ato ang mga health authorities diri sa Dakbayan nga
nakasulod na ang Delta variant o ang ginahulat na lang katong genome sequencing sa mga samples nga gipadala o si update? Actually sir, dugan na natin na kina-assume, no? Ang World Health Organization mismo nag-deklara nga majority na ang Delta variant dili sa ato ang nasod, no? In fact nga anay community transmission diri. And kung atong obserbahan ang pagsaka sa pieces, no? Paspas gid kaayo, steep kaayo ang curve, no? Oo. Ang pagsaka, no, ang pag-incline sa cases. So that is indicative of the presence of Delta variant. No? Tama to, unsa na lang, formality na lang ng genome sequencing. But as far as we are concerned, atong preparations is we are already treating as if ang Delta variant na anagi diri sa ato ang dakpayan ng sa ato ang probinsya. Mm-hmm. But so far wala pa may official confirmation, no, na napaabot sa tua whether na by Delta variant pero wala. But again, ang ato ang preparation is we are already assuming na naana. Mm, kay kung tanaw na to ang datos kay Dapawan City ang pinakadaghan eh, no? Sa kung sa IPSO imong basihan o sa DOH 383 pinakataas nga kaso na ni, di ba? Sugod nakasulod ang COVID-19 na diri sa probinsya o sa Kidapawan City lang. Yes, sir, correct. With respect sa kining history na to, no? Sa mga cases, mao na yung pinakataas no, na natala na to mga cases. Mao na no na mao po na nakadugang sa rason no nganong atong tanaw posible na Delta variant na gid no ang nakasulod diri sa tuwa. So this might have been sa tong mga niagi pa mga bulan na kasulod no, pero karon lang ang confirmation no mao na nga kinahanglan magdouble ang ping atong katawhan no. Wala may kabaguhan sa atong mga protocols, wala kabaguhan sa mga lakang no para mapungan ang pagkuyanat mao gihapon. But again, dili dapat kita mag-compete. We should always still observe ang ato ang minimum health protocols. May update na ba ta kung sa atong quarantine status karon? Sa karon sa GCQ gihapon no ang ato ang quarantine status, yes sir, no. Wala pa may information gikan sa atong national ATF kung ilahang di pa MECQ no, or ita ECQ ang ato ang probinsya. But so far for now GCQ lagi na atong gina-implement. Sir, kung atong tanawon tulo lang ang makabatok na ining COVID-19. Una diha ang katong pagpatuman nato sa minimum health protocol, ikaduha ang pagbakuna, ikatulo ang pagbakasod sa immune system o bisag asa diri sa tulo no. Kung imong tanawon sa vaccination program nato, isa sa mga ubos nga nabakunahan do ang atong population na daghanta compare sa ubang mga lugar. Ginatanaw na ko ng record diri sa IPH o sa mga nabakunahan, nasa 37,838 o 88 no ang mga completed na nabakunahan. So sa tibuok population nato naara sa 40.08% ang kasamtangang nabakunahan na. Anong unya ang Kidapawan City ang may pinakadaghang aktibong kaso karon compare sa Cotabato City? Ang Cotabato City baha ang bakuna dito diri sa tua. Delay pa ang pagpadala, kulang pa. Unsa nakita ninyo problema? Actually, supply gid ang problema sir, no? Ang bakuna inikabot diri sa tua within 1 week at tua na dayon ang ma-dispose sa tanang population nato. So it's really a supply problem. Nagalabi gihapon kita sa actually Cotabato City ang source ng bakuna is no longer region 12. Under bar mo na sila. Pero giyon ni Kwan. Watakabalo. Watakabalo ang sirasyon nga nung nagbaha dito ang bakuna. Dito na ito mapangunta na direkta ang farm. No? But as to region 12, we will have to ask nung nga ng allocation. Dapat po yung mga high-risk areas po considered under region 12 sama sa General Santos o South Cotabato which have higher cases po no? Compared sa Kidapawan City. But we will lobby no nga mas mudako pa unta ang allocation diri sa tua because of our increasing cases. But again, ang vaccination mura ng pizza pie no, kuhaan mo ning portion matungagan ng pikas no, pero makuhaan po ang laing portion no? So naapoy balancing act ng atong DOH no. Again, itrace na to na okay, itrace kita to ang pinaka source ana sa problema. Global supply gud no. Nihit gud ang global supply sa vaccine sa nagasulod diri sa tuang nasod, third world country kita. But again, ato ang ginalauman na moabot na gitong atong purchase na bakuna no, para di na ta magsalig pa no, sa DOH sa additional vaccines no, masulod diri no. Kay kung masulod na tong atong additional na bakuna 40,000 doses,
then mosaka na gid no ato ang vaccination rate. But for now atong vaccination rate nakadepende lang gina sa supply, no? Wala gyud problema sa rollout. Daghan kayo gusto magpabakuna dito sa tuwa, wala hesitancy. It's a supply problem. Mm. Yeah, napunta na ako ni Sir kay tungod ang insulti ni Dr. Avenger Montanier, no, ang ato ang regional vaccination head sa DOH. Ang DOH 12 pagyapon na naghatag og bakuna sa Cotabato City. Then, ang ingon niya, ang basihan sa paghatag og supply magadepende kung unsa kapaspas ang inoculation sa usa ka LGU. So, mura bag makapangutana kita, paspas pang ang inoculation diri sa Dakbayan, ganong ingana, no? So, mao na mga dakong pangutana diha karon. Adun na ba ikuan, mismanagement o sa pabor-pabor? Mga statement. I think kanang mga statement that's very unfair, no, kung ato ang isulti nga mubo ang ato ang vaccination rate because hinay ang ato ang proseso sa inoculation, no. If you observe if makita nato sa ato ang statistics within 3 days 4 days pipila ka bakuna ato ano dayon nang ma-inoculate, no. In fact na ipipila ka munisipyo na ginapasa sa ato ang ilahang bakuna para lang ma-inoculate sa ato ang mga population, no? So I don't think it's fair, no, nga iingon na ingana unfair po sa ato mga inoculators, no, sa mga naa sa ato mga vaccination sites. Kung tanawon lang gid nila ang situation on the ground, no? But there will be, I think, a meeting within the month, no, with the DOH region, and we will confront them, no, kung unsa na ang ilahang gi-akusar, no, against sa LGU Kitapawan City. And we will ask them, no, kung unsa gid ang atason na nung gamay ra ang supply na ginapadala diri sa tong Dakbayan. Kay kung tinuod lang tanaw nimo alarming gid ang ato ang number of cases, di ba? Paspas nga nagasaka og tanaw nimo murag wala naman naganaog ni mas daghan pa man ang bagong kaso kaysa sa mga naayo, di ba? Kung imong tanawon ang data. But anyway, ang pinakaimportante pagyapon ni ini unta ay paghinaon nato nga katong gipalit moabot na gyud kay para katong dugay nang nakapila nagahulat matagaan na gyud. Katubang mga clients sa tinuod, sir, tinuod na. Oo. Katubang naka-schedule na, sir, para sa second dose. Kumusta na? Katong bakuna nga niabot this week yata nakuha ka masayop. Kung si update niya. Yes, sir, ongoing na po ang second dose sa mga naka-first dose of Pfizer. Itong Sputnik na lang itong ginaproblema. Actually, nandun na po yung more or less 1,000 plus doses mo abot na Sinovac. So, mo na ito ang ihatag sa... Actually, nag-open na ito ang E4 category. I think that's one of the reason also nga nung dili tapas-tapasta makabanat sa vaccination rollout. Kaya wala pa itugutan ang kinapawan na mag-inoculate ng E4. No? So, sa karon, kanang mga bagong Sinovac doses will be devoted sa atong E4 category. Pwede na ito na madungan, no, naon ang E4.1 o E4.2. E4.1 ang ato ang mga driver, no, sa atong public utility vehicle, sa mga bicycle, sa mga multicab. Ang E4.2 ang mga nagatinda sa palengke. Nadugang po ang A1.9 nato ng mga direct family relatives sa ato ang mga frontline health workers, no. So mausan natong tutukan in the coming days, no, hinahinay na po natong open ang upang categories under A4 para mapasaka na po ang ato ang percentage sa vaccination na roll. Oo. Sir, salamat yung kay Sega yun. Ihatag ni mo na itong programa. Doon na pa kay dugang mensahe sa itong mga katawahan. Yes, sir, no, ang mga lang yun always, naagi delay, no, sa ito ang vaccination rollout. It's, again, hinay ang pagsulod sa bakuna. Madili lang diri sa ito ang Dakbayan, kundi sa ito ang nasod, no. Nag-ilugay ang upang galing nasod, nag-booster shots na. Kita, nag-problema pa kita sa second doses, no. And kita lang ang pipila sa mga nasod diri sa Asia, no, na dili po capable mag-produce o kato ang sariling bakuna, no. Ang upang nasod diri nag-produce na o kailang kaugaling mong bakuna. So hopefully masulod na itong additional vaccines na ito ang i-purchase sa city government, no, para ma-reduce na ito ang gap, no, sa itong kinahanglan para makaabot o herd immunity. But then again, samtang nagpaabot kita sa vaccination rollout, atong ginapangayo always ang minimum health protocols, no. Even isulti na to na ata sa 50%, 60%, even 70% nga vaccination rate diri sa Kitapawan, dili man gihapon na mawala atong pagsunod sa ato ang minimum health protocols, no. Kay wala nagpasabot nga na pakunahan ka, di ka na mat-
nagkaplan sa COVID-19, no? You are still at risk, no, kung magkumpiyansa ka, di ka magsutok face mask o di ka mag-social distancing, no? So, mo to always gina pangayo sa tong katawhan. Observe man sa minimum health protocols, no, kay kung ma-observe pa na to na then dili gid ngani ang pagsaka sa ato ang mga kaso, no? And finally, sir, Lloyd, gusto lang po na ko i-put into context. Dili lang po Kilapawan City ang nagasaka ang cases, no? In fact, kung tanawa nato tanang munisipyo sa probinsya, nagasaka po even sa Tibuok Region 12, even ang NCR, no? Record na ito karon ang Pilipinas nag-reach na to of 20,000 plus cases, no? So, as much as possible, we want to reduce the cases, but this is a trend nationwide, no? I think mostly because of the Delta variant, no, ang yung increase na pagka contagious na sa ating mga pasyente. But we are doing everything we can, no. Ang ato ani we will manage ang ato ang mga deaths, no, na dili tayo ingana ang pagsaka. And intensive contact tracing, no. So kung daghan ng kaso, that is also indicative of effective contact tracing. But part na ni ana dapat ang proper isolation po sa patients, no. So mo na to ang kinatutukan karon. Effective and efficient contact tracing plus proper isolation, no, whether home quarantine or dito sa itong barangay isolation. No. So, sa nakausap, Sir Lloyd, salamat kayo sa support. Ha. Salamat sa pagtabang, no, sa information dissemination. And hopefully, bago mahuman ang tuig, no, hopefully mag-improve ang ito ang situation. But the government is working and we hope na ang itong katawan would also work with us. No? So, daghang salamat o maying adlaw ka na ito. Salamat kayo, Sir, o maying buntag. Mga katinig ninyo nga nabati si City Information Officer Attorney Paolo Evangelista. So, importante yun kaayo. Kay bisan pa, nga aduna mo'y mga kabanay diya nga naiguos COVID-19 o niya naka-home quarantine, no? Dili ni sila makatakod kung ikaw mismo nagasulob kag face mask o hilabi na ang katong naigo mismo. Nga ihapong tudluan, tabangan ang ihang kaugalingon, tabangan ang ihang pamilya. Okay, dili man kalikayan, labi na o makapoy na naaraga pundo katong nga mga naigos COVID, naara sa ihang kwarto. Feeling niya, ayaw na ko, wala na ko igibati, no? Kanya, wala pa na human ang quarantine na period, nga gihatag nga doon sa iya, ha? Kanya, mugawa siya, oy, ayaw kumpiyansa, no? Kay basin na... lain na pong miyembro sa pamilyang mataptan. So, importante sa suod sa panimalay sa mga naigoos COVID, gisuspect nga carrier sa virus, sulob niya po nag-face mask, niya patuman niya po ng physical distancing. Alas 6:27 na, mga katinig, ang atong oras. Pinagi po da sa pagpakusog sa atong pang-depensa at ang immune system, matabangan na ang atong kaugalingon. Busa, ayaw ninyo kalimti, adlaw-adlaw ha, ang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule kay dakugyod ang matabang niini. Dako ang natabang sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule ni Brian Marcelo sa pagwagtang sa iyahang balatian. Saan ako sulit mas, yun ang doktor magpa-biopsy ko. Ang first gawas sa resulta sa biopsy nga, papilyari karsinuma. Wala ko lang na panahuna, kung di-try ng iyahang produkto, ang Yaki Capsule, i-split na ko nag-inom 3 times a day sulod sa isa kabulan. Pagabot sa kabulan, nagpabalik ko biopsy. Pag gawas sa resulta, natingala ang doktor, nga nung daw nga, negative na ang resulta sa biopsy. Wala na siya. Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Pagkaon nga kulang sa nutrients, walang exercise o dili maayong stilo sa pagkinabuhi, siguradong sakit ang padulngan o kamatayon. Ayaw hulata nga mahitabo kini. Masigarbuho ipailan-ilan. Garlic Plus! With sodium ascorbate, kombinasyon sa garlic o vitamin C. Garlic nga natural antibiotic. O vitamin C nga immune system booster. Makatabang palikay sa high blood, heart disease, diabetes o cancer. Garlic Plus with sodium ascorbate. Natural o mas epektibo. Garlic Plus, palatian impas. Mapalit sa mga butika. Tinig ng Bayan. Mga katinig, alas 6:29 ng atong oras. Patayin kita niya itong programang Tinig ng Bayan. O adunay mga nanggawas karon sa social media, no? Nga kung nga diin na bawal ang mo istorya sa mga pampublikong sakyanan, dapat sign language lang daw. Oo. Sa mga nanggawas sa mga social media, effective karong bulana. Pero actually, maragdugay naman ang ginapatuman. Pero mas mayang itong klaruhon, itong kaoban karong buntaga, si LTFRB 12 Regional Director Rene Padua. Sir, good morning. Si Loy Rosario sa Tinig ng Bayan sa Joy FM. Magandang umaga. Apo, good morning po. At
Ibig lamang ho namin alamin mula ho sa inyo, yung pong pagpapatupad ho natin doon sa sign language o bawal muna magsalita habang nasa mga pampublikong mga sasakyan. Papaano po ba ito ini-implement ng inyong pong tanggapan, sir? Kailan po ito nagkabisa? Matagal na po yan. Maganda umaga po. Maganda umaga sa inyo tagapaginig. Yung issue na yan ng ay kasama po yan sa safety and health protocols na pinapatupad po sa public utility vehicles natin. Nasa 7 commandments yan na na-issue pa noong last year pa po. Mm-hmm. Last year po pala ito? Yes po, yung 7 commandments. Binigay po nung DOTR na itatupad sa while nasa operation sir, yung public utility vehicle. Mm-hmm. So paano po ito maisagawa yung pong monitoring po na ipatupad po ito, sir? Yung drivers po are required na sabihan po yung mga pasahero na ganun po nasa loob po. Mm-hmm. Wala kaming magawa dyan to monitor, but the drivers are ordered or lahat ng operators po or operator na ipatupad po yan. So, ibig sabihin ho nito, kasi ini-imagine ko ba, papaano tanungin o papaano magtanong ang konduktor kung saan pupunta yung pasahero na sasakay, ano? Sign language kasi hindi naman lahat din nakakaintindi ng sign language, ano? Ganito po yan, sir. Do not interpret po yung mga 7 commandments natin na literal po. Okay. Ang goal po nito is para hindi po may kalat po yung virus po. Mm-hmm. So lahat ng mga requirements natin, mga health protocols natin is dapat sundin. Okay. Tulad rin po yan ng pagsusot ng face mask, face shield, yung bawal po kumain sa loob ng vehicle. Mm-hmm. Anything po, lahat ng pati yung pagbukas po ng bintana to kung yung ventilation ng loob is pinakatupad po yan. Mm-hmm. Pero sa mga bus, mas sobrang lamig po sa mga bus kasi konti lang pasahero eh. Hindi konti o marami, but nasa social distancing din po. Ang susunod po natin sa social distancing is one seat apart. Uh-huh. At kung maaari, kung pwede mong increase yung passenger capacity mo pag meron kang barrier na nilalagay. Mm-hmm. So, mas maganda siguro ang gawin kung halimbawa pasahero ka, sasakay ka sa pampublikong sasakyan, bago ka alis na yung bahay, isulat mo na lang sa papel, kapirasong papel, ano? Kung saan yung meron destination mo. Yes po, yan po yung ginagawa ko na meron pong contact tracing slip na binibigay po sa mga pasahero or yung manifesto ng onboard manifesto sasakyan. Kasi dito, sa naobserbahan ko, for example, itong Mindanao Bus Star, wala po sila. Parang normal lang din ang nangyayari, pero yun lang, ang ipinatutupad lang yung physical distancing sa loob kasi naka-arrange naman talaga yung kanilang sasakyan. Pero may mga ibang bus driver pa rin na nagkakarga ng beyond doon sa requirements na ating sinusunod o ipinatutupad. Yes po, sila na po yan magpapatupad at penalize po yan sila pag once na apprehend po or na kita po ng enforcers natin yan po. Aha. One time nakasakay ako galing ng Cotabato papuntang Kidapawan, ano? Sobra-sobra yung pasahero galing ng Cotabato. Pagdating ng isang checkpoint sa may Pigkawayan, sabi ng conductor, upo. Pinaupo lang para hindi daw masita. Pero kakalungkot pagka ganito yung sitwasyon kasi parabang wala lang din na nangyayari, ano? Hindi sila tumutulong doon sa ating kampanya.
Yes po, at meron pong karapatan ng pasahero na i-report ko yan. Meron po kayong meron po tayong mga hotlines na pina in-open po for those mga violators po. Kung ilang po lahat ng lahat ng indinensya po para na ipatawag po natin yung mga operators or yung mga drivers for a hearing po at dapat po yung complainant mag-attend din po. Meron po bang penalty itong no talking policy sa mga pampasaherong sasakyan po? Pinapatupad po yan kung ganun po yung no talking policy po is hindi naman po literal yan but you can take note po yung mga pasaherong very cons protocol po. Parang hindi nag-observe ng protocol po. You can report that po. Napansin ko rin po ngayon, sir, halos marami ng mga POV, no? Kahit na mismo sa mga bus, hindi na nila nire-require yung pagsusuot ng face shield. Basta importante face mask lang. Yes po, meron na tayong panyan na during sa mga malls na lang po kung nire-require yung face shield. So okay lang na walang face shield sa mga pampublikong sasakyan? Yes po, yung face mask po ang required po. Okay, kasi minsan hassle din eh. Kung yung titingnan, pero sa bagay, ang tinitingnan naman natin talaga rito yung protection dahil yung virus na itatransmit sa pamamagitan ng laway. Pero kung naka-face mask naman, hindi na maitransmit yun, yung laway. Yun lang, kung hindi ba kasi pagkasuot. The more variant po, the better. Opo. Sir, maraming salamat po sa panahon binigay po ninyo dito po sa ating programa. Thank you so much po. Maraming salamat din at maraming salamat din sa pagkakataong binigay niyo. Opo. So reminder ano sa ating mga driver, sundin itong no talking policy. Makakatinig inyong nabati si LTFRB 12 Regional Director Rene Padua. Dili siya literal nga pagsabot sa no talking policy pero importante mas maayo nga dili na ka magsigig istorya, di ka magkaon-kaon na samtang nagasakay ka sa mga pampublikong sasakyan kay ngano magtuyok-tuyok lang di ang virus especially kung nagsakay ka bus no kay air condition man na mga katinig kabalo na ta nga kung nga diin basta why gawasanan klarong ventilation magtuyok-tuyok ra gyud sa sulod oo. Labi na, no? Dapat i-implement po nato katong batasan, pamatasan sa kung mo-ubo man gani ka. Ha? Ayaw, patakag-ubo niya. Kay dagang ko nakita, maulawan jud ka. Kay nga, no? Imong katapad, muhawa mang yun. Kung mo-ubo ka nga, dili ka mutabon sa imong nawong. Kay hadlok po sila, no? Nga mataptan sa imuhang sakit. O, base, dili lang na virus sa imuhang dala. Lain pa mga sakit. Alas 6:38 na mga katinig ang atong oras. Maya pa si Gwen. Nakatulong na kalawin. Apay na kong bay na. Di man gani makausa. Nautay kong kadihan? Da. Dalihan, humanan ko ang pangapi sa Aukira 5-in-1 Coffee. Tanawano no? Andam na ko, baskog na kuhan! Pantay bitaw ha? Kalimim mo din sa Okera 5-in-1 Coffee, hain? Pwede ba din ako, hain? Kini na atong himuong kapihan, aron doon natin kadulang igong energy o mabuhat na itong atong gustong buhaton. Sige, hain! Ang Okera 5-in-1 Coffee, mapalit sa mga butika. Mga kayo panas ganado sa produktong sigurado MMV's premium, muabags pag-asenso. Ang inyong mga baboy, manok o bibe, baka o kabayo, kanunay pag-an-a o MMFeeds Premium. Aron paspas ang pagdako o maayong resulta, MMFeeds Premium. Maayong magpatubo. Anyong haseyo, gusto mo
bang mag-abroad sa bansang Korea para iwas ma-scam? Tunguhin ang tanggapang makakatulong sa'yo, ang Flycor Korean Office. Flycor Korean Office. Mahalaga ang government-to-government processes at POEA hired. Dito, tutulungan ka ng Flycor Korean Office. Bawat taon, libo-libong Pinoy worker ang kailangan ng Korea. 100,000 pesos pataas ang buwanang sahod at maraming benepisyo pagkatapos ng kontrata gaya ng SSS, separation pay, return cost of insurance at departure guarantee insurance. Para maiahon ng pamilya sa kahirapan, lumapit sa Flycor Korean Office dahil nagpapahiram sila ng cash assistance matapos na ikaw ay pumirma ng kontrata. Maximum of 50,000 pesos with zero interest. O ano pa ang hinihintay mo? Tara na sa Flycor Korean Office na matatagpuan sa 3rd Floor Central Marketing Building, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Maririn silang makontakt sa cellphone number 0926-267-8178, 0970-071-8530 at hanapin si Ma'am Jim para matutunan ang mga legal na proseso. Lumapit sa Flycor Korean Office. Nagbibigay din ng libreng orientation. Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886. Ikalipay og dako ni Lina Jean Dumandan taga Neo Pontevedra, Antipasco, Tabato. Ang iyang pagpatumar sa Kidiyaki Vitamin sa iyang anak nga si Marjorie kay himsog na kini og iya pod ginahaplasan sa Yaki Liniment Oil ang mga pinaakan sa lamok. 4 months si ako na siya ipainom og Yaki Vitamin. Siya nga haplas pod na niya Yaki pod niya oil. Nakaroon niya basta ng taon sa busok na entaon. Iyan ang Kidiyaki Vitamins o Yaki Liniment Oil. Epektibo gyud na sila mga higala. Busa, sulay lang ninyo. Mapalit sa mga butika. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alas 6:42 na mga katinig ang atong oras. Sa daghang pagkita dapat nga isulod nga mga interviews o mga report o samtang sa Pikas Bahin maki-update kita diha sa may Kabakan kay Numduman nga pila ka mga panimalay ang nawasak tungod na igo kini sa Ipo-Ipo, no? Particular diha sa may sitio Darussalam sa may barangay Pisan ug uban pang mga kasigbit na lugar ni ini. Nasa linya sa tong komunikasyon na si Cotabato Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council Action Officer Operations Chief, no, Engineer Arnulfo Villarus. Sir, may buntag si Loy Rosario sa Tinig ng Bayan sa Joy FM. Mayong buntag po, kaubang Loy, o sa tanan nga namin, din sa akong programa. Opo. Sir, unsay report na kaabot sa inyo kalapot sa nahitabong igo sa Ipo-Ipo diha sa may barangay Pisan? Yes po. Agosto 31, no, alas 3:30 sa hapon na doon ay nahitabong kusog na pag-ulan. Mm-hmm. O kusog, iubanan kini siya sa kusog po ng hangin o actually Ipo-Ipo daw ang nahitabo dito nga nagresulta sa pagkaguba sa 17 ka balay, no, totally damage nga balay o adunay 23 nga partially damage nga balay o ang epekto niini na feel sa tulo ka purok ang Purok Darussalam, Kalimudan, Purok Kueba sa Barangay Pisan. Ang total number of affected families mo abot og 57. Mm-hmm. Dayon naka nag bisita ang atong Mayor Honorable Mayor Guzman sa maong lugar
pagkagabi ni ana og nagtanda ko og inspection. Then nagpadala, nagdala pod sila og napulo kasako nga bugas, napulo pod nga karton nga sardines og napulo nga karton sa noodles. Pagkabuntag, nagpatigayo ng Municipal Disaster Resilience and Management Council o Rapid Damage Assessment and Needs Analysis. Inubanan sa distribution of 25 kilograms of rice, 10 cans of sardines, and 10 packs of noodles per family. No, kada family ni. So, mao ka na, addition and, in addition, adunay isa ka hamtong babae nga na injured na igo yata sa agtang. Oo. Sa usa ka ani falling debris kaning kahoy ado dito siya karon sa Albert Hospital sa Maykayaga. So mo itong kwan minor injury. Ah, okay. Oo. At least may minor injury lang ang iyang nakuha, no? Katutong yes po. Usa ka lola, no? Yes po. So, nakagawa sa manig hospital, sir? Ato pa ning sa tao, no, kung sa may sitwasyon na hinaut na kagawa sa to kay minor ang tao sa to is minor injury naman po to. Ato to i-validate karon sa atong partner. Oh, adun ay report sir nga doon na po silingan nga barangay park yata sa may Carmen ang doon na po yung mga na damage po dito. Unsay report po na dawat ninyo sir? Sa karon wala pa tay konkreto nga taho no gikan sa partner po nato sa Carmen. O gato pa nag-reach out pakita dito sa ila kung unsa ka tinuod ang mga balita. First time daw na experience ni Dias may pisan sir no katong kusugeng hangin. Actually, kining tulo ka barangay di Pisan, Bangilan o kining sa Banawag o sa ID report sa may Malanduage. Ginaagian ni siya og kwan. Ginaagian ni siya og kining ipo-ipo. Actually, dili siya. Ingon na ni kini siguro ang pinakakusog. Pinakakusog lang, oo. Yes po. Kay sa mga nangaging tuig, panahon. Ado na po yung mga insidente pero dili ingon na ni kakusog. Oo. Unsa ni lugar Patag sir no? Patag siya pero gipalibutan sa north side adunay bukid. So may possibility nga pagbunal sa hangin mo bounce dito sa bukid o niya mo igod res Patag na pita. Di lang po takasulti kay dili mangod ta kining ano sa pag-asa. Kana nga bukid parte na sa Aperohas. Oo. Nga bukid o kana nga area. Diri po sa Picas is sa eastern part is ang matalam nga side. So bukid po di apon siya. Sa Picas bahin sir, may na lang kay na-experience na to karon mo tag-ulan ta pero experience na to murag dili kayo ingana pareha tong nilabay mga tuig nga inganing bulana na ani mga dagkong pagbaha ang nasinati pero adunay bahad karon no sigun sa pag-asa may experience na to ang kining La Nina phenomenon bali ni siya sa El Nino. Unsay mga preparation nga ginahimo po ninyo sir? Yes po, actually ang advisory sa pag-asa nagapagawas na sila og monthly advisory 6 months in advance. So ang pinakaulahi nga advisory nila i-release last week o kini covering September until February February o 2022. O nagaingon nga sa last quarter ni ining tuiga adunay may tabo nga week no hinay nga La Nina but pasabot mas mas dako o mas kusog-kusog na pag-ulan kaysa sa normal nga pag-ulan. Ang maayo ang medyo maayo lang kay dili siya mag-spill over sa sunod nga tuig. So makasinati kita, expected na to makasinati kita og maulan nga Pasko. karong tuiga. Pero week La Nina lang ang may tubo. Kini ato pang 2 months ago or I think August or July
nagpatigayon na taog preparedness planning ang mga municipal partners na to o ang probinsya doon na ay preparedness plan for the rainy season until sa katapusan sa karong tuiga. So nakalatag na ang mga preparedness plans, ubanin ang paglimpyo sa mga kanal, ang pag-repair sa mga dikes o uban pa nga mga preparasyon. Aha. Sir, salamat kayo sa higayon nga imong gihatag na itong programa. Makibalita mi otro kung unsa may mga report na kaabot sa inyo sa naitabong pag-igo sa ipo-ipo diri sa Pisan o kini mga pagpangandam na to sa La Niña. Salamat kayo sa higayon. Yes po, dagang salamat po. Apo, thank you so much. Mga katinig inyo nga nabati si Engineer Arnulfo Villaruz ang atuang operations head sa PDRRMO Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council Office. Samtang sa Pikas Bahin, dawag kitag report na sa linya si Tinig Tres Elizel Anyon Banga kalabot sa pagsilibrar sa 107th founding anniversary sa probinsya sa Cotabato gahapon. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa social media account ni North Cotabato Governor Nancy Catamco, gipakita kagahapon sa buntag ang mga kalihukan sa Kalibungan Festival. Sama na lang sa Balik Sigla Virtual Competition o Vlogging Contest. Ug ang art exhibit kung asa gibida ang ilang mga artwork na adunay tema nga padayon maski paman adunay pandemya kinahanglan nga magpadayon ang mga Cotabatenos o magmaligon sa panginabuhi. Gibida sab sa Kapitolyo ang mga lokal nga produkto sa probinsya sama na lang sa native nga kape, suka, cocoa sugar ug laing-laing klase sa prutas apan gilimitahan lang ang pwedeng makaadto. Ang Kalibungan pinulungang Tagalog nga nagpasabot nga magtigom sa espesyal nga pagsaulog. Tuig 2019, ulahing gisaulog ang anibersaryo sa probinsya, pinaagi sa Kalibungan Festival nga bibo ug mabulukon. Para sa Tinig ng Bayan, ako si Tinig 13, Lizel Anyon Banga. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Alas 6:51 ng oras mga katinig. Keys, Vitaplus, Animal Feed Supplement. Nganong ingon anak kapaspas ang pagsikat sa produkto nga King's VitaPlus Animal Feed Supplement? Lima ka rason ang among mahatag. Una, ang maayong epekto sa King's VitaPlus sa gialimahang hayop kay paspas kining makapadako, makapabugat, makapanindot sa panit o balahibo, makalikay sa dehydration, layo sa sakit, makapadaghan sa milk production sa mga anay, makapaligon sa kabukugan. Ikaduha, kini ang dunay pinakakumpleto nga ingredients sa feed supplement kay kini puno sa vitamins and minerals, calcium, amino acid, enzyme, electrolytes, omega-3, D3 o probiotics. Ikatulo, praktikal nga gamiton tungod simple ang paggamit. I-mix lamang ang usa ka kutsara sa usa ka galon nga tubig o i-mix ang usa ka kutsara sa tulo ka kilo nga feeds ug ihatag kini matag adlaw. Ikaupat, ang tumong sa kumpanya sa King's VitaPlus nga makaproduce sa maayo ug bag-ong teknolohiya sa pagpanguma ug ang ikalima mao ang partnership sa pag-asenso and nation building. Pinaagi sa pag-empower sa mga farmers sa pagsalig sa pagpanguma isip source sa disyenteng panginabuhian. Maong panahon na nga ubanan nato sa pag-asenso sa pagpanguma gamit o King's VitaPlus mapalit sa tanang agri-vet stores duol sa inyong lugar. Alang sa inyong mga panginahanglanon sama sa school and company uniform, basketball jersey, polo shirt and t-shirt printing, bespoke suit or coat, vest jacket, rescue and security uniform, cutout sticker, embroidery, .com, Audron and Uniform Center Main Office, Makitaan sa Doors 6 and 7 AS and HS Building, Kimpo Boulevard, Poblacion, Davao City, in front of Almendras Gym, beside JNT Express. Audron Uniform Center Kinabawan, open from Monday to Friday and Sunday. Aduna ka ba gibuhing piso nga hybrid o manok mang sabong nga nakasinati og sakit sama sa halak, pisik, sipon ug ubo, laway-laway, koriza, bacterial flushing, kolera, malaria, kalibura o baka adunay samad? Ani ana ang pinaka-epektibo nga water soluble powder antibiotic? Ang Panamox Forte, ang pinakaunang antibiotic nga adunay upat ka combination sa human grade formulation sama sa amoxicillin, tylosin, paracetamol ug carbocysteine. Simple lang ang paggamit. I-mix ang duha ka 5 gram water soluble powder sa Panamox Forte sa usa ka galon nga tubig ug ihatag kini sulod sa lima ka
adlaw. Ayaw na paglangan. Sulbaron sa hinanaling panahon ang sakit sa imong binuhing piso nga hybrid o manok pang sabong. Ihatag na ang Panamox Forte. Available sa tanang AgriVet stores duol sa inyong lugar. Ayaw kalimot, available usab ang Panamox Caplet para sa mga sunoy kung manok pang sabong sa mga AgriVet stores. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alas 6:55 ang atong oras, mga katinig. Dawat kita ga-report gikan sa Davao City Hall. Nasa linya si Tinig 16 sa Ruana Basolo. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. May buntag ka, Ruan. Karuan? Hello, Karuan? Chapi-chapi kayot. Itong balikan si Karuan. Nag-chapi-chapi ang ihang linya. Okay. Sige. Yes. Yeah, okay. Yeah, go ahead, Karuan. Yes, naputol data. Okay, ang mga non-essential events, mga kinisya yung ginatutukan karon sa itong lokal gamanan sa Nakoyan sa Davao, lakip na ang GOCC, ang Government Owned and Controlled Corporation, pinaalis sa pag-issue ni Mayor Inday o Executive Order Number 43 na nagadili sa tanang barangay, local national government offices o mga events. Lakip na kutong December 31. So walay mga event karong mga panahon na. Naay panginahanglan na mag-issue o Executive Order tungod kay nakita nga kini ang hinungdan sa paspas na transmission dinhi sa ato ang dakbayan. Natulba sa ato ang ngayon, nga dili siya buhot ng mapariya dito sa uban ng mga dapit dinhi sa ato ang nasud sa masalay kamo sa National Capital Region o sa ubang dapit sa nasud sa Pilipinas. Kini ang nakita nato o based sa history sa ato ang contact tracing at dunay mga government events nga nahimo pang hinungdan sa pagkatag sa virus nga COVID-19. So aron nga dili nato ni siya matagamtaman, ginadili ang mga aktividad sa ato ang dakbayan sa Davao sugod karong mga panahon na o gangtod sa December 31. Ang mga aktividad na ginadili mao ni mga masunod na face to face events, lakip na ang inauguration, anniversary, Thanksgiving, ribbon cutting, blessing, turnover, groundbreaking, launching program, salo-salo, press conference, oath-taking program, photo opportunity, retirement honors, welcome honors, testimonial program, summer oath-taking outing, team building, og uban pa nga mga aktibidad nga magtapok ang mga tao. Samtang sa katapusan sa ato ang mga balita, gamangoy, og mga kaigsuunan, ang sikreto ng religious activity din sa Barangay Buda, Marilog District, ng atong dakbayan sa Davao, na may resulta sa COVID-19 outbreak, din sa nisgutan ng barangay ang nasuta na maoy inundan sa pagkatas sa balatian, diin dunay duha ka mga religious activity. Yan, mauni siya ang ginapayman no sa ato ang mayor, sa atong leader sa IATF nga kung mahimo lang, likayan na to sa ang paghimo ini mga religious activity karong mga panahon na. Matupan ni Delphine Galicia, ang barangay captain sa barangay Buda, nag-ingon siya sa pagiginabi ingat to kaniya na ang namatay, wala nila nakitae o mga sintomas. Diin dunay 99 ka mga nagpositibo, ka mga individual, nagpositibo kani sa COVID-19. Si Galicia doon ang nagkanayon nga ang nagpositibo, ang 99 ka nagpositibo, wala nila na lang tawing nga kining usa ka 26 na babae. Ang grabe ang sintomas ni ini og namatay niya doong Agosto 23, ang mga barangay officials wala asar ng toong na tining usa ka 26 anyos na babae maoy mamatay gumikan kay wala man kini nagpakita og mga sintomas. So healthy ang isgutan usab ngabay until such time nga nakita ni ini nga murag ganihinay nagwiki na ang iyahang panlawas at ito nga mihatod sa iyahang kamatayon. So mo na yung rason na grabe na kamuro na karon ang ato ang mga igsuon, labi ng mga barangay officials, health officials, din nga sa naasoy ng barangay, din sa Dakbayan sa Davao, aron nga pangitaon ng uban pa nga mga miyembro sa 22 ka mga individual nga mi-appeal sa religious gathering ni Adtong nakalabay nga mga adlaw din na sa barangay Buda ning ato ang Dakbayan sa Davao. Sa pagkakaroon, paimangno sa ato mga official, please, likayan una ang pag-adto sa mga religious activity o mag-ampo ka, diya lang sunod sa ato ang Pinoy Anan. So kana, Kabang Roy, mga kaigsunan, ang ato ang mahipos o mga hatang na impormasyon anang sa Tinig ng Bayan. City Hall Report, Tinig 16, Roan Abasolo Reporting sa 105.7 Joy FM.
Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Dagang salamat, Juan Abasolo, sa laasoy nga update, mga katinig. Wa na kita igong oras ng atong programa. Salamat kayo sa inyong kanunay nga pagpaminaw. Ingon man sa itong mga naka-online, nga naka-monitor sa itong Facebook live, dagang kayong salamat sa inyohang tanan. Musunod na itong alas 7 balita, maing buntag. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Nano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level. Naglaylo ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada ko doon sa Serpentina. Ikaw, diabetic ka ba o mataas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbebenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City. 105